Chong, dito tayo ngayon sa aming munting bahay at nagkakape. Nasaan yung kape? Dito. Kakape ako ngayon. So, ito. So, before tayo mag-start, may isa-shoutout muna ako sa mga co-teachers ko before. Kina MJ Tumabini. Shoutout niya pala. Dito nagpapapap ko lang yung mga pictures nila. MJ Tumabini, kay Gerard Masada, kay Christine Villasaran, at kay Koy Wachile. So, yun ang mga shoutouts natin ngayon. So, welcome sa vlog natin. So, ano nga ba ang topic natin ngayon? So, ang topic natin ngayon ay ano ang mga materials? So, what are the materials that the beginner portrait artist should have, or ano yung mga materials na meron ang isang portrait artist. So, without further ado, ito topic na natin ngayon. As in yun. A few moments later. So, unang-una. So, unang-una, dapat meron kang ito. Ano ba to? Ito ay sketchpad. So, yung brand na sketchpad na meron tayo ngayon ay Sterling. Yan. Hindi makita kasi front view yan. Basta Sterling yan. So, ito ay 6x9. 6x9, familiar. Basta ito 6x9. So, dito, so width niya, 6. At sa height niya is 9. So, that is 6x9. So, merong maraming sukat ang ating sketchpad. So, kung bibili kayo, merong maraming sukat yan. 9x12, 8x12. Kung gusto nyo ng malaki. So, merong rin maliliit ito. So, dapat meron kayo ng Sterling pad or sketchpad. So, yan yung unang-una natin. So, kasi dito kayo gagawa ng mga portraits. Katulad ito. Ayan. Katulad ito. Yan. Katulad ito. Yan. Mga portrait ng mga beginners. Katulad ito. Okay. Dito sa sketchpad natin. So, unang, pagkatapos sa sketchpad, dapat meron kang, of course, lapis. So, hindi basta-basta Mongol 1, Mongol 2 ng mga lapis meron ka. Dapat meron ka mga... Tcharam! Yes! So, meron mga different number ang lapis. So, yan. So, mga... Yeah! So, meron mga klaseng-klaseng numero ang lapis. At meron rin klaseng-klaseng lapis. So, nung una meron tayong this. Ito ay tatawag nilang graphite pencil. Dapat meron ka nito. Graphite pencil. Ito ay medyo manipis. Manipis siya. Tingnan natin. Yan. Kung hindi nyo nakita sa front view yun, front camera. So, dapat meron kayo nito. Pang sketch muna. So, pagkatapos, kung meron ka nito, dapat meron ka rin nito. Ito ang pinaka mahalaga. Kasi ito ang bibigay ng malakas or yung kapal sa yung portrait. Kita nyo to? Yung makapal dyan, hindi yan ball pen or marker. Yan ay charcoal pencil. So, yan ang pangalawa natin. Lapis, charcoal pencil. So, as beginner, dapat meron kayong dalawa nito. Isang graphite at isang charcoal pencil. Siyempre, kung meron ka nito, dapat meron kang sharpener. Parang meron sharp if wala kay sharpener. Pencil sharpener. So, meron dapat ka nito. Or else, kung wala ka naman sharpener, dapat meron kang blade. Blade or cutter. Dapat meron kang cutter. Ito, cutter. So, after that, dapat meron ka rin eraser. Ito, isang
klase ng eraser, ito ay isang clay eraser. Yan. Mag-shape mo kung kahit ano-ano. Pwede mo mag-shape na square, circle, pointed. So, yan. Yan ang ating clay eraser. Or else, pwede rin yung mga eraser na pambata. Yan. At ang huli na meron ako ay ang brush. Ito ang ginagamit natin pang blend, ang brush. Kasi wala tayong blending stamp, so brush ang meron tayo. Yan, brush. Dapat meron kang mga different brushes. So, yan. Ginagawa mo! Dapat meron kang different brushes. Yan, meron tayong different brushes. Yan. So, yan ang mga gamit na meron tayo, or mga materials na meron ng isang beginner portrait artist. So, yan ang topic natin yun. I hope na naging makabuluhan at naging maisaysay ang ating vlog na ito. So, sa next topic natin, mag-like kayo, mag-comment, mag-subscribe ngayon dito sa vlog natin para sa next topic, baka kayo ang serting or mapili kong i-portrait. So, gagawin ko yan. So, yan ang ating vlog for today. Paano mag... ano ang mga materials ng bagong portrait artist. So, yun nga. So, thank you. Subscribe, like, and comment.